okay? Kapag sinabing naka-rest mode, hindi magpa-function yung keyless system niya hanggat hindi mo ina-activate. Ito si PCX, mga katagumpay. Kung mapansin nyo, meron na siyang button ng hazard dito. Modified na to, mga katagumpay eh. Check na rin natin yung busina niya, okay? Kapag ka nasa biyahe kayo, kung siya siyang mamamatay, at isa yun sa makakapagpatipid ng gas niyo, katagumpay. Dito, pinahanga ako ni PCX, mga katagumpay. Kasi sobrang elegante ng PCX. Halos lahat ng kulay ng PCX, mga katagumpay, pinahanga ako. Check natin sa highway, mga katagumpay. Check natin in highway. Ayan, sobrang komportable niya. Ano man? Parang ano, man yung paa niya. Parang sa inmark. Check niya, mga katagumpay. Itong function ng susi niya. Okay? Bago natin i-review itong Honda PCX ay gusto ko na magpasalamat sa inyo, mga katagumpay, dahil ngayon ay 30k subscriber na tayo. Alright? So, dagdag kaalaman lang, mga katagumpay, si PCX ay unang nilabas sa Europe. Naglabas sila ng 125 doon, at nung nakarating na siya sa Asia, tulad dito sa Pilipinas, naglabas na ng 150. Okay? So, mga katagumpay, let's check it out. Tingnan natin yung basic specification niya, first impression, tsaka have a quick test drive para makita natin yung handling performance niya, tsaka yung kung hindi ba siya matagtag sa biyahe. Okay? So, ngayon, check muna natin yung basic specification. Let's go! Mga tol, ito na ang Honda PCX 153cc. Liquid-cooled engine, single-cylinder, four-stroke, SOHC. One more thing, mga katagumpay, ito ay 2-valve lang, unlike pag i-compare natin to sa ibang counterpart niya na ibang brand tulad ng Yamaha NMAX. Ito ay mayroong bore stroke na 57.9mm by 58.0mm at mayroong compression ratio na 10.6:1. Mga katagumpay, it is also equipped with keyless system, full transistorized ignition, at ito ay merong rear twin shock na merong 3.3 dual shock at 31mm telescopic fork. Sa kanyang brake front naman, mga katagumpay, equipped with single hydraulic 220mm disc, at ito ay ABS system na or anti-lock braking system. Sa rear part brake, equipped naman with mechanical single 133mm drum brake. Ang kanyang rear tire naman ay merong 120x70x14. Ang front tire ay merong 100x80x14. Kaya naman sobrang sulit kapag ikaw ay nasa off-road. So, after nung basic specification natin, mga katagumpay, first impression muna tayo. So, si Honda PCX, mga katagumpay, kung makapansin nyo, siya ay... Wait lang, may dumadaan sa takyan. Siya Honda PCX, mga katagumpay, kung mapansin nyo, keyless system na siya, gaya ng mga ibang Scoot ngayon. At kung makikita nyo, mapakita ko muna sa inyo, mga katagumpay, ito nga, equip niya na keyless system, baliktad. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang tatlong button. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga function na yan, okay? So ngayon, pakita ko muna sa inyo itong sa may panel gauge, mga katagumpay, kung makikita nyo. Check nyo, yung panel gauge ay siguro mga nasa 3 inches siya, kung makikita nyo, ayan, okay? So, syempre, si Honda, pag sinabing Honda equipped, meron siyang idling stop, eto, kung makikita nyo, meron siyang idling stop, meron siyang hazard, mamaya, papaliwanag ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung mga function niya isa-isa. So, for now, pakikita ko muna sa inyo, mga katagumpay, itong function ng susi niya, okay? Si PCX, mga katagumpay, meron siyang tinatawag na rest mode, okay? Kapag sinabing naka-rest mode, hindi magpa-function yung keyless system niya hanggat hindi mo ina-activate. Okay? So ngayon, sa keyless system, kung makikita nyo, may tatlong button dyan. Ito yung key logo niya. Ipipress nyo lang siya, mga katagumpay, ng 3 to 4 seconds. Okay? So pipindutin natin siya ng 3 to 4 seconds. Makikita nyo, magi-green to. Hindi masyadong kita kasi maliwanag eh. Okay? Ayan, magi-green siya. Pag naka-red, ibig sabihin, hindi siya activated. Pero pag naka-green siya, pindutin ulit natin.
ayan, naka-green siya. Ibig sabihin, activated na siya. Okay? So, dito naman, kung makikita nyo, andito yung keyling system niya. I-press nyo lang siya, mga tagumpay. Ng isang press. Okay. Andyan na yung mga function niya. Dito, syempre, yung seat. Kung makikita nyo, check natin yung seat niya. Buksan natin. Pindutin nyo lang to. Ayan, makikita nyo, magbubukas na yung seat niya. Okay? So, para sa akin, napaka spacious nung U-box niya, mga katagumpay. Ay, nung seat box niya. Kung makikita nyo, sobrang laki. Kasya dito, mga katagumpay. Sarana natin, ha? Kasya dito, ang isang full-face helmet. Tapos, syempre, yung mga ibang riding gears nyo, kasya din dito. Alright? So, yun lang naman dito sa kanyang seat box. Buksan naman natin, mga katagumpay, yung kanyang fuel. Pindutin nyo lang tong fuel. Ito. Ito, magbubukas na siya. Ulit, sara natin. Pakita mo dito kung paano magbukas yung fuel niya. Pag pinindot mo tong fuel, magbubukas ito. Ayun. Okay? So, ang fuel niya, mga katagumpay, tulad dun sa sinabi ko sa basic specification, meron siyang 7.9 or almost 8 liters. Sabihin, halos doble siya ng Aerox. Kasi sa Aerox ay 4.6 lang. Okay ba yun? Okay ba sa atin yun? So, ito kung mapapansin nyo, every time na hindi natin siya ginagalaw, namamatay siya. Siguro mga 6 seconds namamatay siya. Kailangan nyo lagi siyang ipipress. Okay? Nasa seat tayo, mga katagumpay, so dito tayo sa ignition. Ayan. So, ibig sabihin, activated na siya. Ulitin natin, mga katagumpay. Ubuksan natin, tingnan nyo yung panel gauge niya. Ubuksan natin. Pag binuksan natin yung ignition, dito lang muna, makikita nyo itong logo, itong keyless logo niya, mga katagumpay. Ayan, ibig sabihin, activated yung key niya, yung keyless niya. Alright? So, bubuksan natin, mga katagumpay. Kung binuksan nyo, makikita nyo yung mag-activated yung panel gauge niya. So, makikita nyo yung kilometer per hour niya, yung total fuel consumption niya, tapos yung average niya, yung kilometer. Tapos, kung makikita nyo dito, mga katagumpay, meron din siyang clock, ayan, sa gitna. Alright, so ibig sabihin, ito, yung logo na yan, makikita nyo, merong ABS system dito, tapos yung temperature, ayan, andyan na lahat. Okay, so ngayon naman, try naman natin, mga katagumpay, susubukan naman natin i-check yung mga button niya dito. Idling stop, ito kung makikita nyo, itong idling stop, ay ang, pag sinabing Honda, lagi meron siyang idling stop. Ang idling stop, mga katagumpay, kung mapapansin nyo, kapag nasa biyahe kayo, kung siya siyang mamamatay, at isa yon sa makakapagpatipid ng gas nyo. Alright? Hindi nyo na siya kailangang i-buksan ulit, i-throttle nyo lang siya, mag-o-open na ulit siya. Go na ulit kayo sa ride nyo. Alright? Tapos, meron siyang, ito pa isang maganda, mga katagumpay. Yung mga ibang motor, tulad ng NMAX ko, meron akong NMAX, at saka yung mga ibang motor na nagpapamodified ng hazard. Ito si PCX, mga katagumpay. Kung mapansin nyo, meron na siyang button ng hazard dito. Okay, makikita nyo dito sa panel gauge niya, magbiblink yung hazard niya. At makikita nyo dito, sa harap, mga katagumpay, nag-hazard siya. Okay, hazard siya. Tapos, check natin yung mga ibang button niya. Ayan, yung bright niya. Saka makikita nyo, ayan, hindi lang masyadong kita. Okay na natin. Check din natin, mga katagumpay, yung kanyang, kasi modified na to, mga katagumpay, eh. Check na rin natin yung busina niya. Okay? Ayan, medyo malakas na yung busina niya. Diba? Okay na okay siya. Modified na kasi to, kaya ganun kalakas yung busina. Pero yung iba kasi na mga PCX na nakita ko, hindi na kailangan daw magpa-modified ng horn nila kasi okay na daw sa kanila yung horn na yun. Kasi masyadong manifest yung kanilang busina. So yung mga katagumpay, check naman natin yung taillight niya dito kung makikita nyo, mga katagumpay. Kung makikita nyo, lahat ng ilaw nitong si PCX, itong taillight niya, lahat ito ay LED light na. So ibig sabihin, wala na tayong pundi-pundi, wala na tayong ibang iisipin, kundi magpatakbo na lang tayo ng patakbo. Alright? So check naman natin itong pairings niya, itong side pairings niya, mga katagumpay. Dito, pinahanga ako ni PCX, mga katagumpay. Kasi sobrang elegante ng PCX. Halos lahat ng kulay ng PCX, mga katagumpay, pinahanga ako kasi napaka-elegante ng pagka-glossy niya. Okay? Unlike sa mga ibang glossy na nakikita ko ng ibang brand, hindi na ako magsasabi, medyo bitin yung pagka-glossy niya. Pero dito, kay PCX, mga katagumpay, kung makikita nyo, maganda siya. Tapos yung sa pipe niya, wala naman ako masyadong masasabi kasi max kiss coat. Wala akong masasabi kasi ganito lang naman talaga yung nararapat
na vibe sa kanya. Hindi siya pwedeng paglagyan ng mga ibang sporty na mga pipe kasi makasiskot nga. Okay? So, dito naman mga katagumpay, kung mapansin nyo dito, parang meron siyang kasama lang dito na ukit. Ayan. Akala nyo kasama siya sa bearings, pero kapag binuksan nyo siya, put peg pala. Alright? So, para siyang sa shark. Yung tail ng shark ba to? O yung sa pantusok ng shark. Ayun. Pinahanga niya ako dito kasi maganda yung pagkaka-design ng put peg niya dito, mga katagumpay. So, pag sinara natin yan, wala lang. Parang wala lang. Hindi siya kasama. Unlike sa mga ibang scooter, kitang-kita yung put peg. Okay? So, puntahan natin yung front light niya dito. Ito, mga katagumpay. Puntahan natin. Tingnan natin. So, lahat to, pinahanga ako. Although, hindi ganun kaliwanag to sa gabi. Kasi umaga ngayon, hindi natin mapakita. Hindi ganun kaliwanag yung ilaw ni PCX. Pero, yung design niya, mga katagumpay, dito. Ayan, nakikita nyo, bukas yung LED light niya. Pero, yung design niya, na parang pa-X. Ayan, pinahanga ako dito ni PCX. Okay? So, modified na kasi ito. Ayan, pinalagyan niya dito, mga katagumpay, ng isang LED light dito para sa mga biyahe niya. Okay? So, ito pa mga katagumpay, mapakita pa ako sa inyo. Dito, check natin mga tol. Dito, kung makikita nyo, may parang wala lang. Diba? Parang kasama lang siya sa design. Okay? Dito naman, makikita nyo, chrome na siya. Okay? Itong end bar niya, chrome na rin. Pero dito, kung mapapansin nyo mga katagumpay, kapag pinrest nyo yan sa taas, ayan. Makikita nyo, kasama kanyang kakalalim yung pwede nyo lagyan. Pwede nyo lagyan ng cellphone, pwede nyo lagyan ng kung ano-ano, gloves, pwede. At dito, kung makikita nyo mga katagumpay, meron tayong power outlet dyan. Ayan. Meron siyang 12 watts power outlet. Pwede kayong mag-charge. Okay? Ganun na malaking advantage. Maraming tatanong sa atin, ano ba ang advantage mga katagumpay nung merong outlet? Kapag ka nasa long ride ka, pwede mo yung gamitin sa pag-charge ng phone mo. Hindi mo na kailangan mag-charge or kung wala kang power bank, pwede na to. Bili lang kayo ng adapter mga katagumpay, pwedeng-pwede na. Okay? So dito naman, check natin mga katagumpay itong side mirrors niya. Wala akong masasabi kasi malaki naman yung side mirror niya. Okay, pasok siya sa standards ni LTO. Ito naman, hindi to mga katagumpay, itong windshield niya, kung makikita nyo, ito ay modified na niya. Walang ganito si PCX. Pinalagyan lang niya to. Tsaka itong kulay na nakikita nyo na green. Okay, pinalagyan niya lang to, modified na to. Okay, so yun. Tapos dito naman mga katagumpay, bago ko makalimutan, buksan natin si seat. Buksan natin si seat mga katagumpay. Ayan. Ito, hindi to normal mga katagumpay. Ito, pinalagyan niya ng bracket dito na SEC brand. Kung makikita nyo, dun sa mga standard na PCX. Ang nakalagay lang dito is yung parang takip lang. Makikita niya dito, pinalagyan niya ng bracket dito sa ilalim. Okay? Kaya naman, super good to sa mga long ride na maglalagay mga katagumpay ng U-box dito. Okay? Kahit 47 liters, bagay na bagay kay PCX. Okay? So, yun lang mga katagumpay. Wala naman tayo masyadong i-add dahil napakita na natin doon sa basic specification lahat na kailangan nyo malaman. First impression lang to. At ngayon, have a quick test drive kung maganda ba yung handling niya. Okay? So, tulad ng dati, makikita natin, hindi lang ako yung mag-test drive kasi baka sabihin nyo, bias tayo kay PCX. Itong kasama natin na si Gilbert. Sparring bebet. Hihingan siya natin siya ng comment. Siya yung pagdadrive natin. Ano man? Okay lang sa'yo? Testing. Siya yung titingnan natin kung ano yung comment niya dito. Dahil yung una, siya rin yung nag-test drive. So hindi tayo magte-test drive. Itong kasama natin si Gilbert ang magte-test drive. Man, kaya ba? Kilos yan, man. Hindi, dyan lang. Ikot lang tayo dyan. Ikot lang tayo sa village. Maraming hams yan, okay? Dadaan natin sa mga hams, mga katagumpay, para naman malaman natin yung pag-bounce nung shock niya, kung okay ba. Dalawa tayong sasakay. Okay, syempre, isang driver, tsaka isa ko, ting katagumpay. Ayos ba jersey natin? So, yun lang. Check natin. Have a quick drive test. Let's go. Yay! So, isa pang special features ni PCX, mga katagumpay. Syempre, yung security niya. Makikita nyo, umaandar siya. Pero, kapag sinidestand natin, mamamatay siya. Okay? Yun ang isang security niya mga katagumpay.
di ba? Ganyan naman nakauuso ngayon. So, quick drive natin, testing natin, mga tol. So, game. Have a quick test drive, mga tol. At hihingin natin ang komento. Ito ang kasama natin na si Gilbert. Okay, let's go. Okay man, kamusta ang handling ha? Sabi mo sa amin ha? Andahan lang tayo. Maganda siya para rin na ano. Hindi rin siya ganun ka ano, magalaw. Pwede kang mag-no-hand eh. Joke lang. Pwede, maganda ang handling niya. At testing natin, idaan natin sa mga balok. Kung oy, parang wala lang ha. Di ba? Slight lang yung hawak ko pare ha. Okay, kanan mo dyan, kanan. Dyan tayo sa kanan. Oh, ito, malaking humps. Oh, bali wala lang mga tol. Okay, pinaka kami ng handling nitong PCX mga katagumpay. Okay na okay siya. Tsaka yung hindi siya matagtag. Unlike ng NMAX, medyo matagtag si NMAX kesa dito kay PCX. Okay? Okay na okay siya. Tapos kung mapapansin nyo mga curb lang sa mga curb, ayan. Oops. Bali wala atin tulad ng NMAX, ELU. Kasi may pulis, mauli tayo. Pauwi na tayo, ayan. Let's go, ikot na tayo mga tol. Buti na lang. Buti na lang, hindi tayo inuli ng pulis. Ayan, malaking humps. Okay, humps tayo. Baliwala. Ayan, check natin sa highway mga katagumpay. Check natin in highway. Ayan, sobrang komportable niya. Ano man? Parang ano man yung paa niya, parang sa NMAX. NMAX, komportable din yung sa paa, no? Okay, anong height mo? Anong height? 5'8". Okay, 5'8 itong kasama natin mga tol. Kaya ako. Pero pwede din to man. Kaya ano, kinokulong paputok. 5'4"? Oo man. Okay, sa 5'4", advisable din siya. Kasi takulog siya ng windshield. Okay. Okay, joke lang siya. Okay siya. Sabi bro. Oo, diba? Ganda o. Tapos may matadaan tayong balok dito ba? Matadaan natin sa balok. Pero yung hawak ko sa kanya pare ha, as in hindi siya yung naka-grip na grip. Naka-light lang ako. Ayan, tulad niya, may please. Sorry sir, malakas ng busina no? Lakas ng busina niya, ang lakas ng pinalagay na busina mga katagumpay. Darang nakakailan. Siguro PAA to. Kaliwa mo dyan peta, kaparada na natin. Nakakailan din kami tingin siya pag ano, sobrang lakas. Pero siyempre nga, lagi natin sinasabi mga katagumpay na syempre loud pipe, loud horn can save your life. So, dagdag ko lang mga katagumpay bago ko makalimutan, itong dalawang button, makikita nyo, ayan, yung dalawang button, yung isang button ay nagsiserve sa kanya as your security sound. Yung baga parang lock nyo pag pinindot nyo siya, okay, magbibip siya ng dalawang beses. Okay, so ibig sabihin kapag ginalaw mo to mga katagumpay ay mag-a-alarm siya. Alright, subukan natin pag ginalaw ko siya mag-a-alarm to. Okay, diba? So pipindutin lang ulit natin to. Okay, so center stand ulit natin. So okay na siya. Tapos ito namang isang logo na parang may motor mga katagumpay. Maraming pare-parehas kasi na naka PCX sa parking. So ito yung guide sa inyo kung nasaan yung inyong motor. Pag in-click nyo to, mag-click siya ng sound niya. Kung makikita nyo. Ayan. Ayan. Diba? So yun lang mga katagumpay. Nandito na kami sa parking. Sana nag-enjoy kayo sa review natin dito kay Honda PCX mga katagumpay. At kaya lagi nyo tatandaan mga tol na ride safe kayo palagi. At masaya tayo kasi nakakatulong ako sa inyo sa pag-review ng mga motor. At sana marami pa tayong motor na ma-review. At nagpapasalamat ako kay Kuya Mac Sanchez dahil pinahiram tayo nitong PCX niya. Kuya Mac, thank you. Maraming salamat. Napakaganda itong PCX mo. Napaka-smooth. At sigurado ako na sobrang sulit nito dahil meron ka. Maraming salamat. Kung bago ko pa lang sa channel ko mga katagumpay, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify kayo palagi sa mga uploads ko.
Happy 30k subscriber. This is your man, JPB again. Hingang malalim and peace. Peace out. Thank you, Beth.